Ayan. Nabubuhay na yung mga cuttings ko. Pero merong iba na hindi pa, no? Hindi pa nakaka-recover, oh. Mukhang isang to mamamatay ito. Ito. Ito buhay pa. Mukhang merong tumutubo. Ito. Sana. Oh. Ano lang eh. Parang mahina eh. Ito. Pero yung mga iba buhay na buhay. Ito yung unang dalawa. Ito. Saka ito. Tapos ito isang to. Ito sandaling-sandali lang eh. Buhay kagad eh. ito bago to. Ito matagal na to. Hanggang ngayon hinihintay ko pa rin yun, no, na lumabas. Sana mabuhay siya. Okay. Itong isang to, medyo mukhang okay naman. Alright. Yung isang patay na tangkay, pinalitan ko na. Ayan, no. Bago na. So far, so good. Itong isang to. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Sony Finitron. Okay mga katropa, ito ang hindi ko maintindihan. Bakit ganyan ang tumutubo? Hindi ba dapat maliliit sila tapos lalaki siya, magkakaroon ng dahon? Ba't ito ganito? Hindi ko maintindihan kung bakit. Sabihin nyo nga sa akin mga katropa, make a comment down below. A bit of an update mga katropa. Yung tatlong cuttings ko, yung tatlong maganda ang tubo, inalabas ko na dito para masilaya ng araw. Hopefully, hindi mamamatay dun sa yung ultraviolet rays ba ng araw. Kasi tumitindi ang ano rito eh. Ang araw dito, napakasakit sa balat. Parang ganun. And ito ang ginawa ko. Nilabas ko ito. Naku, namatay yung isa. Marami pala akong pagkakamali. Unang-una, hindi maganda yung seeds na ginamit ko. Pangalawa, yung nung lumabas yung unang mga leaves, dapat inilabas ko na kagad siya sa araw. Naghintay ako. Kaya pala humaba siya ng ganyan. So hopefully, pero itong isang to, ewan ko, patay to eh. Okay, ibabalik ko na lang itong isang to ulit. So, ang iniisip ko eh. Alisin ko na lang to, lalagyan ko ng bagong seeds. Diba no mga tropa? Alisin ko na yun. Yan. Maglalagay ako bagong seeds. Lalagyan ko ng bagong seeds to. Na siguro yan. Yan. Okay. Pangkuli. Ayan. Kung mag-germinate yung mga bagong seeds. Okidoki. Lalagyan ko ng fertilizer itong aking calamansi tree. Tamang-tama. Kailangan na ito ng ng fertilizer. Ayan. Nice, man. Thank you.
ito na lang, ano? Itong aking pomegranate. Paano ba yan? Hirap mag-setup na lang. Okay. Mukhang kailangan ko na ano? I seriously need to start cutting some bushes. Alam mo, ito pa isang malaking project itong sa tabi ng bahay. Ito. Gusto kong pagandahin to eh. Papagandahin ko to. Oh. Alam nyo, parang ano, merong namumuti na kung ano, parang agyo. Merong kasi mga tumitira na insekto na maliliit na kulay puti siya. Pero alam nyo kung ano ang ginawa ko. Ito, ito. Parang ganito. Oh. Ayan, nakikita nyo yan. Pero alam nyo ang ginawa ko. Inisprayan ko to ng hydrogen peroxide na may halong tubig. So, mga 1/6 lang to 1 cup na halo ng hydrogen peroxide sa tubig. So, isprayan nyo lang yan. Yung kung ano yung nai-epekto hang ano. At yun, mawawala siya. O, tingnan nyo ito, isang sprayan lang to eh. Oh. Nawala na yung mga puti. Ayan, ito pala yung sinasabi ko. Ayan o. Oh. Kita nyo, may puti. Pero itong harap, inisprayan ko na. Nawala siya. So, mga konting spray pa siguro, mawawala na yan. Okay, so, nag-mix ako ng 1/6 part, 1/6 yata yun, hydrogen peroxide, saka tubig, 3 cups. Okay, spray natin. Yan. Ganyan lang ginagawa ko. Effective naman. Basta isprayan ko lang ito palagi dahil yun nga, tinitirhan ng mga bugs. Ang napapansin ko, no, mga katropa, kapag ini-sprayan itong tubig na merong hydrogen peroxide, yung mga bulaklak niya, mas maganda. Ang ano, ang pagkaka, ano ba, yung pagbu-blue. Tingnan nyo doon, yan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Eh, itong part na to eh, ano eh, yun nga, na-epekto, ano. Ito mukhang merong ano, maraming ano. O, oh, tingnan nyo, nangingitim. Spray natin mabuti. Okay. Quick update, mga katropa. Ito, natatandaan nyo ba itong isang to? Ito. Yan yung
huli doon sa tatlong cuttings na tinanim ko, na ginamitan ko siya ng yung rooting hormone daw, yung honey cinnamon. Mukhang hindi na rin mabubuhay itong isang to, dahil makikita nyo yung kanyang dito sa dulo, maitim na eh. Ready nang mamatay ito. So, palitan ko na lang siya. Papalitan ko na lang siya. Okay. Wow, mga katropa. Piminyo, umuulan. Hihihihi, sa wakas. Oh, yun, may kidlat pa, oh. Ayos. Ngayon lang uli umulan sa San Diego. Shoot, nako. Diniligan ko pa naman yung mga cuttings ko. Sana hindi ma-over dilig. Masobran sa tubig. Nako, patay. Pero ayos yan, may ulan. Mga tropa, chine-check ko kung ano ba ang balita at bakit bigla na lang umulan. And have you heard the thunder? If you haven't yet, there it is. This afternoon, as more showers and thunderstorms move into the county. Oh, this was 11 a.m. this morning. Oh, bago magtanghalian. Okay. This one's late. And good morning. Thanks for joining us. I'm Jim Penn. I'm Virginia Cho. We have a lot to get to this morning, but first, we want to check out some wild weather out there with ABC 10 News meteorologist Megan Perry. Yeah, Megan, in the last couple of hours, of course, we've had some excitement outside that we've been talking about. What's going on? We've been talking about this all week, that the thunderstorm chance was coming in today, and that's exactly what we're seeing. My dad actually just texted me in Poway. He said, looks like it wants to rain out there. And I was like, check it out. Let's look at our Mount Woodson camera, because you can actually see the rain off in the distance. This is associated with a thunderstorm that just pushed through. Ramona also getting in on some thunderstorm action. As I loop this, you can see those thunderstorms formed farther to the east in the mountain and desert areas and then spread west. And as I zoom out even more, you can actually see there's a lot more activity associated with this. A cutoff low is headed our way. Pero mga nasa tail end kami, oh. We are going to see nice more lang. Rain and thunderstorms as we head into this afternoon and evening, most widespread in the mountain and desert areas where localized flash flooding is going to be a concern. That's why the National Weather Service has issued a flash flood watch. Flash flooding. 7 o'clock tonight. Some severe storms are also going to be possible. Yan ang mga isa sa mga nakakatakot dito, mga tropa, yung flash flooding. Peak activity will be this afternoon. I'll show you that using 10 News Futurecast when I come back with your full forecast. Jim? All right, Megan, we will see you then. Well, happening now, schools across San Diego taking part in a global strike on the climate crisis. Yeah. You see that part of the clouds covering this side of the city? Yeah. Wow. First time we've